Hindi ko matutunan. Yung sa akin lang po, kung talagang Kristiyano ka na at kung talagang tanggap mo na si Lord sa buhay, hindi ka na mag-worry ng doubt or mag-iisip ng kung ano-ano galing. Alam mo na si Lord yung hindi sa buhay. And alam mo din na kahit anong mangyari, basta pinangawakan mo yung promise sa'yo ni Lord, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Lahat ng mga worries, hindi mo na iniisipin kasi nga, katabi mo ang Lord palagi. So, ayun na naman. Yung sa akin po, sanay, di matanggal sa isip natin yung ano, accept Jesus Christ. Ano, tanggapin natin si Lord ng ano, yung buong boto, sa kanya lang po tayo magtiwala. Tulad nga po sa may ano, yung sa may, sabi nila yung sa may sambalista po, merong ano, yung merong swimming alam ba yun. Ang dami pong man, di ba? Ang daming mga, ano, madami sa po, sama ako. Pero nung nawala na siya sa akin, parang sabi nila na, ano, parang trailing ko itong mga anak ko kung totoo ba silang may tiwala sa akin na ano. Na magtitiwala ba sila sa akin ng buong buo, magtitiwala lang sila kapag gusto lang nila. Parang yung katulad din kay Philippe na sabi ni Lord. Itong anak ko na to, baka matalino to, kaya ano, kung titrainingin ko to kung matalino ba talaga to. Kaya tinanong niya kung anong magagawa ba sa kanila yung mga tao niya. Sumagot siya niya sa mga pila. Sabi ni Lord na, walang tiwala sa akin to. Parang isip niyo na walang tiwala sa kanya. Parang yung sa akin lang po, ano, magtiwala lang po tayo sa akin. Hindi ako. Ay, ingat. Para po tayo ay sinusubok po tayo ng Panginoon sa lahat po ng problema po natin. Ang buo po naman yung pagtitiwala po natin sa Panginoon. Yung lahat po ng problema po natin is ipaubaya na lang po natin sa Panginoon at huwag na po natin alalahanin po. Ano po yung problema? Ay! Si Manda! Si Manda Minia! Si Manda Minia! Si Manda Minia! Ano yung ta? Kaya mo yan. Sa akin naman na
yun nga, nabanggit ko rin sa kay Felipe. So, ang tanong doon, hindi ba alam ni Felipe na makagawa yung Panginoon na yung, di ba, yung sabi ko rin na yung limang tinapay at saka dalawang isda. So sa panahon na yun, hindi alam ni Felipe na magagawa ng Panginoon Diyos. So, bilang tayo Kristiyano ngayon, nasa Panginoon na tayo, kailangan yung atin panalampalataya dapat mayroong gawa. Halimbawa, na nanalangin tayo, wala naman tayong ginagawa, talagang hindi ito tubunin kasi hindi ka kumikilos at saka dapat kailangan mayroong gawa. So, halimbawa, tulad kay Juan Tamad, yung iiputan lang kanyang kwan kasi ito na langit na ako dyan, malaglag lang. Nasa ilalim siya bayabasan. Bayabasan. Oh, and then, ngayon, naunahan siya ng ibon. Ang nakon sa kanya yung ibon. Mahulog kay lalim. Ayun nga yun. So, kailangan yung ating pananampalataya, kailangan siya may gawa. Yun yung sa akin. At saka, kailangan at, halimbawa, na pag nanalangin ka, kailangan linisin mo muna ang puso mo kasi once na hindi dinig yung ang panalangin mo, ibig sabihin meron pa dyan sa puso mo hindi ka na ingin ang kapatawaran sa halimbawa, may nagawa ka ng kapatawaran ng kasalanan sa iyong kapwa, sa iyong magulang, maghingi ka muna bago ka maghingi sa Panginoon para yun, madidinig yung panalangin mo. Ayun lamang yung akin. Ayun lamang yung akin. Anyway, napakinggan ko naman po lahat ng mga nasabi sa ating mga kasama. Halos lahat isa yung tinutukoy at nagtutog na talaga doon sa gospel na binasa kanina. At ayun, parang sa aking reflection, pwede nating may visualize yung scenario nila sa scenario ng sitwasyon ng buong sangkatauhan ngayon. Hindi lang dito sa atin. For example, yung katulad ng nagdaang pandemic. So, pinag-uusapan sa gospel kanina is about sa pagkain at kagutuman. Na paano ma-resolbahan yun. So, same scenario, parang katulad sa nangyari sa ating ngayon, sa mga tao. So, siguro hindi ko napahabain, in short, parang sumagi sa isip ko lang yung kantang Walk with Faith in Your Heart. And you'll never walk alone. So, ibig sabihin, ano man ang dumadating sa buhay natin, sa pang-araw-araw na buhay natin, anumang oras yan, kahit saan ka naroon, just walk with faith in your heart. And you'll never walk alone. Kasi lagi siyang nandiyan. Kahit ka sabihin natin ano pa yung mangyari. So, maganda yung message sa taas. How great is our God, diba? Amen. Amen. So, ayan, salamat sa observation natin. Kasi ang pinag-uusapan talaga dito ay tayo ng mga mananampalataya. Kung bakit kailangan subukin ng Panginoon si Felipe kung paano siya magpapasya base doon sa sitwasyon. Tayo din naman kailangan ding